kasi may insurance na tayo dito. Aba, ang ating kababayan, pagpaproseso ng kontrata, hinahanapan ng policy ng employer. Kailangan ipakita daw iyon para sabihin na siya ay may insurance. Anong klaseng pagtrato sa mga OFWs ang ganito? Ibibigay pa sa atin ang burden of proof. Gagawa pa tayo ng problema sa ating mga employer para makuha ang policy na yon na ipakita sa ating gobyerno para ma-exempt tayo sa pagbabayad ng mandatory insurance. Hindi ba isang malaking kalokohan yan? Hindi ba isang kagaguhan yan? Habang sinasabi ng mga bayani o mga Pilipino dahil sa ating kinukontribute sa ekonomiya ng bansa, kinikikilan naman tayo, kinikipit naman tayo. At ang mga rason na bakit na pinapakita natin, nilulusutan pa tayo, hihingat pa tayo ng policy. Anong klaseng gobyerno meron tayo? Halimaw. Yung mag yung naman kukuha ng OEC, sinasabi, magbayad ng pag-ibig. Sabi ni ate, senior na po ako, aanin ko ang bahay, may bahay na ako, anytime uuwi ako, aanin ko ang pag-ibig. Sabi sa kanya, eh dalhin niyo po yung resibo ng ibinayad ko sa pag-ibig. Anong ibig sabihin nun? Pag hindi niya na ipakita yung resibo na nagbayad siya sa pag-ibig, hindi siya makakakuha ng OEC. Hindi makakapagbakasyon. Sobra naman. Tama na. Sobra-sobra na yung pahirap na tinaranas ng mga mamamayan. Tama. Kaya ito, malaking hamon ito sa upong bagong Pangulo. Malaking hamon sa mga polisiya na pinatutupad ngayon. Sana pakinggan ang daing ng mga OFWs, mawakasan na yung pagturing sa atin ng mga gatasang baka. Mawakasan na yung tinuturing tayo na kalakal, yung ina-export tayo kasi pinagkakakitaan tayo. Tama na. Sabi nga namin, tayo ay tao, hindi tayo kalakal. So hindi natin deserve ang ganitong klase ng pagtrato. At dapat ito ay tutulan, dapat ito ay labanan. Not to mandatory fees! Not to mandatory fees! Not to mandatory fees! Servicio! Servicio! Protection! 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 Servicio! Servicio! Mabuhay ang imigrante ng Pilipino! Para makibahagi doon sa ating pagdiriwang ng sinasabi nilang araw ng kalayaan. Pero para sa mga OFWs, tila hindi araw ng kalayaan ang meron tayo ngayon, kung hindi araw ng walang kalayaan sa walang humpay na mga bayarin, walang kalayaan sa mga sunod-sunod na pangingigil at pangungotong ng ating gobyerno sa mga OFWs. Yan ang ating mensahe sa araw na ito. Kaya mabuhay ang lahat ng mga organisasyon na kasama natin dito na patuloy na ninindigan. At nakikita ko rin, hindi lamang mga organisasyon ang nandito, may mga individual din. May mga nakikita rin po kung mga media at mga vloggers na nandito. Hopefully, ito po ang pagkakaisa na kailangan natin. Ang mga OFWs ay kailangang magkaisa na magpalaganap ng tunay na kalagayan ng mga OFWs at hindi mga fake news na nagsasabi tayo ay panggulo. So kung kayo po ay mga vloggers, sana gamitin ninyo ang inyong media platform para sa kapakanan ng mga migranteng Pilipino at ating pamilya at hindi lamang sa kapakanan ng iisang politiko. Yun ang ating mensahe sa Araw ng Kalayaan. Dahil sa Araw ng Kalayaan,
Hindi natin ramdam na may tunay na kalayaan ang mga Pilipino at ang mga OFWs. Dahil walang kalayaan na tinatamasa tayo sa kasalukuyan dahil hindi naman tayo malaya sa mga bayarin. Hindi tayo malayang mamili kung kaya pa natin itong bayaran o hindi. Wala rin tayong kalayaan. Ang ating mga pamilya, wala rin kalayaan sa Pilipinas dahil hindi rin naman po nila malayang tanggalin o huwag bayaran ang mga kaakibat na mga taxes na ipinapataw ng gobyerno sa atin. Wala rin kalayaan sa Pilipinas ang ating mga kasamahang magsasaka na nagbubungkal ng lupa at nagpapakain sa mamamayang Pilipino dahil ang mga magsasakang ito ang siyang tinatanggal ng karapatan sa lupa. Ngayong linggo lamang po, itong linggo lamang po na ito, kasabay ng paggunita sa sinasabing araw ng kalayaan, ay nagkaroon ng isang mass arrest sa Tarlac, sa Pinang Concepcion, sa Hacienda Pinang. Mahigit 100 mga magsasaka, advocates, at mga taga-suporta ang kanilang hinuli. Sa araw na sinasabi nilang kalayaan, ang mga Pilipino ay tilang hindi malaya sa sarili niyang bansa. Dahil ang mga Pilipino ay alipin mismo sa kanyang sariling bansa, ang mga Pilipino ay hindi nagmamay-ari ng kanyang lupa. Sino ang nagmamay-ari ng lupa? Sino ang tunay na malaya? Ang tunay na malaya ay yung tatlong salot ng lipunang Pilipino. Dahil sila ang malayang-malayang ginagatasan, kinokotongan ang sambayan ng Pilipino kabilang ang mga OFWs. Sino ang talagang tunay na kaaway at hindi nagbibigay ng kalayaan sa mga Pilipino? Ang hindi nagbibigay ng kalayaan sa mga Pilipino ay ang mga dayuhan o ang mga imperialistang bansa na patuloy na nangangangkap ng lupain ng katubigan sa atin sa Pilipinas. Sila ang isa sa tunay na hindi nagbibigay ng kalayaan at magpapatuloy ng isang malakolonyal na lipunan sa Pilipinas. Maliban sa mga imperialistang ito, maliban sa mga dayuhang ito, sino pa ang hindi nagbibigay ng tunay na kalayaan sa mga Pilipino? Siyempre, ang mga burokrata kapitalista o yung mga nasa gobyerno na ginagawang negosyo ang kanilang katungkulan. Tulad na lamang ng mga nakaupo ngayon sa gobyerno, sila ang tunay na malaya, hindi ang mga Pilipino. Bakit? Malaya kasi silang ipagwasiwas ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang otoridad para dahasin ang mga Pilipino sa labas at sa loob ng bansa. Sila ang tunay na malaya. Malaya silang mangungotong. Malaya silang makakapandahas sa atin. Tama ba mga kasamang? Sino ba ang hindi ang nagbibigay ng kalayaan sa mga Pilipino? Siyempre, ang isa sa ugat ng kasalanan o ugat ng kahirapan ng mga mamamayang Pilipino kung hindi ang mga nagmamay-ari ng lupain, ang feudalismong sistema na umiiral sa Pilipinas, mga iilang tao lamang ang nagmamay-ari ng lupain sa Pilipinas. Kaya ang ating mga magsasaka, ang mga OFWs dito, 75% sa atin dito ay mga magsasaka mula sa mga pamilya ng mga magsasaka. The reason why nasa labas tayo ng bansa dahil wala tayong sariling lupang sinasaka. Wala tayong mapagkukunan ng ating sariling ipatakain sa ating pamilya. Walang makakapagsabing OFWs na napunta siya sa labas ng bansa para lamang magpasarap o mag-shopping. Ang dahilan bakit walang kalayaan ng mga Pilipino ay itong tatlong salot na ito. Ang imperialista, ang burokrata kapitalista, at ang feudalismong sistema ng umiiral sa Pilipinas. Sila ang ating dapat ibagsak. Hindi yung mga sinasabi nilang oposisyon, pinklawan, o yung mga aktivista o mga progresibo. Dahil unang-una sa lahat, itong oposisyon, mga aktivista, ay wala sa gobyerno. Wala sa kanila
ang kaban ng sambayan ng Pilipino. Na kanino ang kaban ng sambayan ng Pilipino? Nasa gobyerno, nasa mga kapitalista, nasa mga burokrata kapitalistang ito na, ginagawang negosyo ang pagsiservisyo sa tao. Kaya kung meron man tayong dapat ikagalit, mga kasama, hindi dito sa mga aktivistang ang pinapanawagan ay panawagan ng mamamayang Pilipino. Kung meron man tayong dapat ikagalit at meron tayong dapat pagkaisahan, ay magkaisa tayong ibagsak ang tatlong salat ng lipunan. Ibagsak ang imperialismo! Ibagsak ang burokrata kapitalismo! Ibagsak ang feudalismo! Sila ang tunay na kaaway ng sambayan ng Pilipino. Sila yung tatlong salot na yon ang dahilan bakit wala tayong tunay na kalayaang mga Pilipino. Sila ang dahilan kung bakit araw-araw halos 6,000 ang mga lumalabas na mga migranteng Pilipino para maghanap ng maghanap buhay para sa kanilang pamilya. Kaya ito ang sinasabi natin, dito tayo magkaisa. Dahil ito ang tunay na kalagayan ng sambayan ng Pilipino. Kaya sa araw ng kalayaan na sinasabi nila, ang sagot ng sambayan ng Pilipino ng mga OFWs, walang kalayaan. Huwag ang kalayaan dahil tayo ay pinaghaharian na hindi ng mga Pilipino kundi ng mga dayuhan at mga kasakapakat nito sa gobyerno. Kaya mga kasama, panibagong rehimen ang meron tayo, reheming Marcos Duterte. Sabi ng dalawang ito, ipagpapatuloy nila ang ginawa o ginagawa ni Pangulong Duterte. Ano ba ang ginawa ni Pangulong Duterte sa atin? Mahirap! Mangako ng 3 months tatanggalin na ang OEC. Mangako na 3 months tatanggalin na ang kontraktualisasyon. So ibig sabihin, ang kanilang susundang yapak ay puro pangako pero panggagago sa sambayan ng Pilipino. Puro pangakong napako. Yan ang sa susundan nila. Kung totoong magsisilbi sa sambayan ng Pilipino ang susunod na uupong presidente ng Pilipinas, ang kanyang pakikinggan ay ang hinaing ng mga Pilipino dito. Ano ang ating gustong mangyari? Trabaho sa Pilipinas! Okay, trabaho sa Pilipinas, hindi sa labas. Ang gusto nating mangyari ay tanggalin ang mga mandatory fees. Ang gusto nating mangyari ay hindi lamang suspension, kundi scrap ang lahat ng mga mandatory insurance na ito. Kaya ito ang ating hamon sa susunod na uupong Pangulo na si Bongbong Marcos at Sara Duterte. Dahil hanggat hindi nila pinapakinggan ang tunay na hinaing ng mga ordinaryong tao, hindi magkakaroon ng kalayaan sa Pilipinas at hindi magkakaroon ng kapayapaan ang bawat isang Pilipino, kabilang ang mga libo-libo o milyong-milyong mga migrante sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya mga kasama, hindi masama ang mag-ingay, hindi masama ang mag-rally dahil sa ating pag-iingay napupunta sa kanila ang paningin ng sambayan ng Pilipino at napapahiya sila kaya napipilitan silang umugon or so-called isuspinde itong mga mandatoring bayarin na ito. Kaya napanalunan na natin ang suspensyon. Ang nais pa nating mapanalunan ng mga OFWs ay ang patuloy na abolisyon, scrap the mandatory fees. Kaya tuloy ang laban. Huwag manahimik, matibaka, huwag matakot. Dahil pag tayo ay natakot, sino ang malaya? Sila! Pag tayo ay nanahimik, sino ang malayang mangongolekta sa atin? Kaya po, huwag tayong manahimik. Dahil sa ating patuloy na pag-iingay, hindi nila tayo kayang singilin sa labas ng bansa. Yun po, kaya nagpapasalamat ako sa ating mga kapwa leader at iba't ibang mga organisasyon na nandito. Kami po mula sa bayan, Hong Kong and Macau and Cabrera, Hong Kong, ay nag-iisa
sa panawagan ng sambayan ng Pilipino na ituloy ang laban hanggang sa makamit natin ang tunay na pagbabago at tunay na kalayaan ng sambayan ng Pilipino at ng mga OFW. Mabuhay ang migrante at pamilyang Pilipino! Maraming salamat po at dito na po natin tinatapos ang ating organisadong pagkilos. Huwag po kayong mag-alala, may permit po tayo. Hindi po tayo pupunta dito ng ipapahamak natin ang bawat isa. Ang nais lamang po natin ay maghatid ng tunay na balita mula sa ground. Ito po ang dapat nating ipamahagi at ipakalat sa ating mga social media. Mag-ingat po tayo sa fake news. Isang magandang araw po sa lahat.